Hindi na natin patatagalin to. Simulan na natin. Matapos ang nangyaring gamutan, gamit ang cellphone, minabuti namin na sunduin si Apo sa subik para magamot niya ng harapan itong papa ni Kuya Boy. Lulan ng sasakyan ng kuya ko, bumiyahe sila Kuya Yanyan patungo sa subik upang sunduin itong si Apo. Hindi ko masyadong matandaan kung anong oras sila dumating sa Caloocan. Basta, pagpunta namin ng gabi sa bahay nila Kuya Boy, andoon na sila. Hindi naman kaagad kami nagsimula dahil kumain muna ang karamihan, lalo na si Henny, dahil kailangan niya ng sapat na lakas para sa gagawin nila ni Apo. Matapos kumain, nagpahanda na ulit si Apo ng mga kagamitan na gagamitin nila sa panggagamot, tulad ng isang maliit na planggana na may lamang tubig. Ganon din ang pitchel, posporo at koponban. Pinaupo na ni Apo itong si Henny sa gilid ng dingding, nakatapat naman ang hinihigaan ng papa nila. Itong si Apo naman ay umupo mismo sa hinihigaan nito. Ganon uli yung naging senaryo. Gamit ang palito ng posporo ay inipit ito ni Apo sa pagitan ng hinlalaki ni Henny sa paa. Nag-usal uli ito ng orasyon. Maya-maya pa, parang hindi na mapakali itong si Henny. Hanggang sa nagsalita ito ng Masakit! Tama na! Wika naman ni Apo. Ano? Ngayon tayo magkumbate. Diba, tinatawanan mo ko nung nasa cellphone ako? Akala mo ba hindi ako dadating? Sagot naman uli nung mangkukulam. Oo, pasensya na. Tama na. Itigil mo na. Sagot naman uli ni Apo. Hindi. Nung nakaraan, tinatawanan mo ko eh. Ngayon ka huwag sumagot. Ewan ko lang. Muling nag-orasyon itong si Apo sa kanyang mga daliri. At gamit ito, tinusok niya yung tagiliran ni Henny. Dahilan upang magwala at sumigaw ito ng malakas. Habang nasa ganong sitwasyon, nagwika itong si Apo ng Anong pangalan mo? Taga saan ka? Ngunit sadyang matigas itong mangkukulam at talagang ayaw netong sabihin kung anong pangalan niya. Subalit, nag-usal na naman itong si Apo at patuloy niyang tinutusok yung tagiliran ni Henny. Kaya napawika ito ng Kapitbahay! Kapitbahay niyo lang ako! Malapit lang ako dito! Tanong uli ni Apo. Kaibigan o kamag-anak? Sagot naman uli nito. Kapitbahay, pero hindi kaibigan. Wika naman uli ni Apo. Eh, anong dahilan mo? Bakit mo binigyan ng sakit itong papa nila Henny? Sagot naman nito. Wala, masyado lang silang mabait. Gusto kong maubos ang pera nila. Pagkarinig nun, tinanong kaagad ni Apo itong sila Kuya Yanyan kung may pera daw ba silang madami. Sagot naman ni Kuya Yanyan. Wala naman kaming pera. Mayaman lang kami sa kabaitan. Pero wala kaming maraming pera. Habang patuloy ang pag-uusap, lumalabas na isa ang pagkainggit sa naging dahilan nito. Dahil yung lupang tinataniman nila Henny ay nagkaroon ng ibang gumagamit. May mga nag-aalaga ng manok at mamihan. Kaya nung nalaman ito ng may-ari, kaagad na pinaalis nito yung ibang mga tao doon, maliban sa papa at mama nila Kuya Boy. Dahilan upang manatili sila sa pagtatanim sa lupang iyon.
Tatanungin ulit kita. Ano ang pangalan mo? Ang seryosong tanong ni Apo. Nakakagulat na sagot naman nung mangkukulam. Ikaw na magsabi. Alam kong alam mo kung sino ako. Sagot naman uli ni Apo. Ayokong sa akin manggagaling yung sagot. Gusto ko, ikaw ang magsabi sa kanila. Patuloy pa din na hindi umaamin itong mangkukulam. Ayaw naman banggitin ni Apo yung pangalan nito kasi baka daw biglang magdemanda. Ganun daw kasi yung ibang diskarte ng mangkukulam pag nahuhuli. Kaya mas maganda kung doon mismo manggagaling sa bibig nung sinasaniban. Ngunit talagang matigas itong mangkukulam. Kaya ang ginawa ni Apo, nag-orasyon ito sa tubig na nakalagay sa isang maliit na palanggana. Tapos, iwinisik nito yung tubig doon kay Henny. Nung tumama ang tubig sa katawan ni Henny, ganun na lang ang aming pagtataka nung bigla itong nagsisisigaw ng "Wag! Tama na! Ang init! Tama na! Sasabihin ko na!" Nung marinig iyon ni Apo, tinigil na nito yung ginagawa niyang pagwisik ng tubig kay Henny at nagwika uli ito ng "Sige, sabihin mo, anong pangalan mo?" Kasabay ng tanong na yon ang pagtusok ni Apo sa tagiliran ni Henny gamit ang daliri. Dahil sa sobrang sakit na ginagawa ni Apo, napilitan na yung mangkukulam na isigaw ang pangalan niya. "Vanessa! Vanessa! Vanessa ang pangalan ko!" "Mga master, iniba ko po yung pangalan ng mangkukulam. Mahirap na, baka madamay ako eh." Nung marinig yun ng pamilya nila Kuya Boy, labis silang nagulat dahil kakilala nila ito. Maging yung nanay nun, kilala nila at alam nila yung trabaho. Matapos umamin ang mangkukulam, nagplano ang ilan sa mga kamag-anak ni Kuya Boy na puntahan yung bahay nun. Mabuti na lang at napigilan. Ang ginawa ni Apo, pinahaplos niya uli sa mangkukulam yung buong katawan ng papa nila Kuya Boy, mula ulo pababa. Pinakuha uli ni Apo yung plangganang maliit na may lamang tubig at muli niya itong inorasyonan. Nang matapos alisin ng mangkukulam yung sakit na inilagay nito sa papa nila Kuya Boy, inilublob niya dito ang kamay ni Henny. At ayon kay Apo, gamit ito, kaya niyang masunog yung libro na hawak nung mangkukulam na nakapaloob sa katawan ni Henny. Nung masunog na ni Apo ang libro, plinano niya na itong patayin. Ngunit, nagmakaawa itong mangkukulam na wag na sana nitong tapusin ang kanyang buhay, na agad naman na ikinonsulta ni Apo kila Kuya Boy at sa ibang kamag-anak nito. Hati naman ang naging desisyon. Merong wag nang patawarin at meron din namang patawarin na lang. Ngunit sa huli, itong mama pa din ni Kuya Boy ang magdedesisyon. At ang naging desisyon nito ay patawarin na lang yung mangkukulam na gumawa nito sa papa nila Kuya Boy. Basta ba, siguraduhin nitong gagaling itong padre de pamilya nila. Nangako naman ito sa kanila, kaya minabuti na ni Apo na pakawalan na ang mangkukulam. Nag-usal uli ito para pabalikin na si Henny sa katawan nito. Halatadong walang lakas itong si Henny, kaya gamit ang isang basong tubig, inorasyonan uli ito ni Apo at ipinainom kay Henny. Maniwala kayo sa hindi, para bang bagong gising lang itong si Henny at parang walang nangyari. Doon na sa bahay nila Kuya Boy, nagpalipas ng gabi itong si Apo. Kami naman sa opisina na ng talyer. Kinaumagahan, muli na nilang hinatid si Apo sa subik. Lumipas ang maghapon, maayos na ang naging kalagayan ng papa nila Kuya Boy.
medyo nakakakilos na ito ng maayos. At ayon pa kay Kuya Boy, gusto na netong magpatayo at sa banyo na daw ito iihi, na labis na ikinatuwa ng pamilya nila. Maging kami, natuwa sa balitang yon. Ngunit, kinabukasan, walang eksaktong oras, nabalitaan na lang namin na wala na itong papa nila Kuya Boy, na labis na ikinalungkot at ikinagulat ng lahat. Muli nilang tinawagan si Apo para ipabalita ang nangyari sa papa nila. Ayon naman kay Apo, binalikan ng kamag-anak ng mangkukulam yung papa nila Kuya Boy at hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon. Galit naman itong si Apo sa nangyari. Gumawa pa nga ito ng video patungkol sa mangkukulam na gumawa nun sa papa nila Kuya Boy at kasabay nun ang paghingi neto ng paumanhin. Labis na nagluksa ang buong pamilya at kamag-anak nila Kuya Boy dahil sa pagkawala ng kanilang ama. Tumagal ang burol neto ng 3 araw sa funeraria na nakalokasyon sa Valenzuela. Pero, alam nyo ba? 1 linggo matapos na ilibing itong papa nila Kuya Boy, biglang nangyari ang hindi inaasahan. Dahil 1 gabi, pagka-uwi ni Kuya Yanyan galing sa trabaho, bigla itong natumba at hindi na nakakilos ang kalahati ng katawan nito. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla itong na-stroke. So, ayun nga mga master, no? Hanggang dito na lang po muna uli itong kwento. Sana ay pumayag uli si Kuya Boy na ikwento pati yung karanasan ni Kuya Yanyan. Sa pagkakatanda ko, may video ako neto eh. Hindi ko lang talaga matandaan. O siya, bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang pasalamatan ang walang sawang sumusuporta sa aking channel, pati na din sa mga bago nating subscriber at mga silent listener, maging yung mga nagtatrabaho at tagapakinig na nasa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So, paano? Hanggang sa muli!